Kasi pinakamatapang na virus na ang nasa budhi at sistema mo. Hindi ka na talaga magpabago? Wala namang kailangan baguhin. Marami! Papadala kita ng listahan. Oh, as if. Babasahin ko yan. Huwag ka namang gugulo ulit dito sa susunod ipapabarangay na kita. Go ahead! I can buy you and this whole barangay! Oras sa bulok na bahay nila yan! Hindi yung totoo yan. Nasinati nga ako eh. Pero hindi yun ang totoong rason. Anong totoong rason? Yeah, baka naman mag-trouble pa ako niyan dahil pag nalaman nilang ako ang nagsalita, yung future employment ko naman ang harangin nila. Alam mo, ganito kasi, no? Baka dito kayo o tayo makakuha ng sagot sa investigasyon. Malaking tulong to sa amin para malaman kung sino talaga ang tunay na pumatay o nagpapatay sa Sir Adam mo. Napakabait na boss pa naman sa inyo lahat ni Adam mo. Totoo ho yan. Dahil yung nagkasakit yung tatay ko, walang tanong-tanong. Siya lahat gumastos ng gastusin sa ospital. Si Sir Manny ho. Gusto kasi niya na i-maintain yung schedule ng announcement ni Sir Adam. Kaso lang pinaburan naman ni Ma'am Dana. Ano yung announcement? Para kay Sir Adam mong to. Announcement po na dapat si Ma'am Gia Wong ang CEO at President ng Dragon Empire Builders. Kaso hindi na mangyayari eh. Pinaburan na nga ho eh. May preba ba? Ulitin ko, may preba ba? Wala ho. Dinilit na ho at hindi na mare-recover. Ilang nakwento ni Tito Manny bago siya inatake sa puso? Problema, wala na tayong preba eh. Nabura. Tutusin, pinabura. Sinalusin na naman yan, ano? At si Dana. Pasensya na, hindi ko masasabi. Pero sa tingin ko, karapatan ni Gia malaman ang laman ng email na yan. Pero hanggang doon lang. Salamat po sa pagpaparating niyo. Baka naman may magagawa pa kayong ibang paraan para maipatupad yung bili na yan ni Mr. Wong. Sa totoo lang ho, Mang Simon, hindi naman yan yung habol ko eh. Ayoko ho makipag-agawa ng pwesto. Ang tanging gusto ko lang ay mahanap kung sino pumatay kay Papa at pagbayaran niya yung kasalanan ginawa niya. Anak. Ayoko mambintang. Pero posibleng nang dahil dito, kaya nagkaroon ng mas matinding motibo para mangyari ang krimen. Kung tutuusin, napakalaking bagay nito. Ma, imposible namang ipapatay ni Dana si Papa. Hindi ko naman siguro matatanggap yun. At sana, wag namang ganun. Ama niya rin si Papa. Gab, are we expecting visitors? Wala naman, Ma. Puntahan mo. Magandang araw, Miss Del Mundo. Simon Cruz ho, Monyalong. Hindi ba kayo nag-i-investigate sa case ni Adam Wong? May problema ba? Bakit kayo nandito? Pasensya na ho sa bala. Gusto lang ho namin kayo makausap. May mga katanungan lang ho kami tungkol sa pangyayari nung gabing nasawi ho si Mr. Wong. Baka makatulong ho to sa investigasyon namin. Sure. Come in para hindi masayang ang oras nyo. Dito po, sir. Salamat. Salamat ho. Thank you.
Nasaan ho kayo ng mga oras na baril ho si Mr. Wong? Well, I was at the party. I was with Manny the whole night. Hinihintay namin lahat ang pagdating ni Adam. And this was before Manny went up on stage to announce the passing of Adam. May pre ba ho ba kayo? Well, here's a video of the emotional announcement. Here's the video. Sa party rin ako, sir. May pre ba ka? Marami po. Mga tiga marketing department po yung ka-table ko po nun. Masaya pong gabi yun. Maraming guests, maraming food at alak. As in, all out. Totoo nga po, wala pong may akala na mangyayari po yung krimen na yun. May naisip pa kayong pwedeng gumawa nito kay Mr. Wong? Sir, wala ho kaming kilalang kaaway po si Papa. Kung may pagtatalo po sa negosyo, hindi naman po sapat na dahilan po yan para ipapatay po siya. Ako may kutub ako. No malice at all. But I think it's Lucy Wong. Marami silang pinag-aawayan ni Adam lately. Especially with the kidnapping. At dun pa lang matibay na motive ni Lucy na gusto niya idiin si Kai at siyang i-blame. Paki-explain nga ho to. Well, before Adam left the mansion, nag-aaway na sila ni Lucy sa office niya. And nagalit si Adam kasi nalaman niya na binili ni Lucy yung anak ni Gia for 5 million pesos. Sigurado ba kayo dyan, Miss Del Mundo? Well, it's the talk of the town. Totoo po. Adam Wong is a fair man. Kahit asawa niya si Lucy, kaya niya ipakulong. Especially kapag nalaman niya kung anong ginawa niya sa anak ni Gia. That's why probably, binaril ni Lucy si Adam. Napakasalbahing tao ni Lucy Wong. Do not be deceived. Pero anak, sayang din yun kasi sa'yo gustong iwan ng papa mo ang kumpanya. Ma, masend man o hindi, okay lang sa akin. Sapat na yung naalala niya tayo kahit hanggang sa huli. Hello? Anong ginagawa mo rito? Hindi papalayasin kayo. I've got bad news for you. Itong panghampas lupang bahay na to ay hindi sa inyo. Kay Adam to eh. O eh, lahat ng kay Adam sa akin. So, get out! Get out! Lucy, binigay sa amin ni Adam ang bahay na to. Ay, ako, wag naman laban. Sumunod na lang. Para tahimik ang buhay. Ayaw nyo, ha? Anong kailangan ng gamit namin? Tama na! Lucy! Ha? Hoy, ano na! Ipigil ka! Ipapapulis kita! Sige! Ay, talaga? Bitiho mo yung gamit namin! Ha? Huwag na! Kasi naunahan na kita. Oh. Naitimbri na ho sa amin itong kaguluhan na to. Trespassing. Sino po ba nag-trespass? Eh, itong mag-inang ito. Sige na, pakikaladkad nyo na sa labas. Yung mga squatter na yan. Pakikaladkad nyo na yan. Bahay namin to. Binigay ni Papa sa amin. Ito, ano ba? Ano ba? Mama, pwede ba pag-usapan muna natin to? Wala na pag-uusapan. Layas na. Lumayas na kayo. Kasi binigay sa amin ni Adam ang bahay na to. Ay, ang kulit-kulit at sinabi ng lahat ng kay Adam ay sa akin. Layas na. Hindi kami aalis dito. Ako. Ano ba? Labas! Nung dumating ba kayo sa crime scene, wala ba kayong nakitang will sa desk ni Adam Wong? Wala ho, ma'am. Sinuwid na po namin ang buong opisina. Well, dapat nandun lang yon kasi according to Attorney Marquez, dinagay niyo dun yung will at the same time when the party was ongoing. So, based on the timeline, dapat sunod-sunod yon. Ginawa yung will, sinend yung will, dumating si Kai, and then dumating si Lucy, tapos biglang ending na wala na yung will. So, feeling ko, nag-away na si Kai at saka si Lucy nung makita ni Lucy. And, I have a feeling that Lucy hid the will so that it will never be found ever again. Ma,
Huwag kang mambintang. Wala namang pruwebe. Bakit? Si Lucy Wong lang ang may motive ng ganon. Alang naman si Kaya magtatago ng will. Eh, makikinabang sila doon. Bobo lang ang gagawa ng ganon. Right? Ano ba? Sino ba? Ito ba mga gamit ninyo? Ma'am, tama na po yan, ma'am. Ay, naku, tingnan nyo. Oh, tingnan nyo nga. Ha, sila na ngayon wala sa katwiran? Sila pa ang matatapang? Bahay namin to. Bigay ni Papa sa amin. Naku, kung magpapapapapapa ka naman dyan, eh, bastarda ka naman. Umalis na kayo, ha? Umalis na kayo. Ma. Ayan. Lucy, tama na. Oo, tama na nga. Oh, ito na. Sasara ko na. Baka walang hiya mo talaga. Ah, thank you. O ngayon, kapag may nangyari dito sa pinto na to, kapag nasira yan, ipapa-aresto ko kayo. Hmm? Maliwanag? Anak, sunod-sunod naman ang kamalasan. Nawala ang papa mo. Nakulong ako. Ngayon, pinalayas naman tayo ng demonya. Ma, hindi matatapos dito to. Sumusobra na yung kahayupan nila. Gia! Itakay! Anong ginagawa niyo sa labas? David, pinalayas kami ni Lucy. Inangkin itong bahay na bigay sa amin ni Adam. Ba't hindi po kayo humingi ng tulong? May mga pulis kanina eh, pero sumusunod lang sila sa legal na papeles na meron si Lucy. Siya ang legal na asawa. Ano ba naman ang habol namin doon? Anak? Anak, sorry ha. Hindi ko alam na hanggang sa uli pagdudusahan mo yung mga kasalanan ko. I'm sorry. Wala kang dapat ikahingi ng tawad sa akin. Wala tayong kinamkam, wala tayong kinuhang kahit na ano. Kaya wala kang dapat ikasorry. Ha? Gia, titakaysan pa na natin yung sasakyan ko. Doon muna kayo sa bahay. David, hindi na. Nakakahiya. Si ano nakakahiya? Gabi na, oh. David, huwag na lang. Tita Kai, kung nangyari yan sa amin ni Ma'am, iiwan niyo lang ba kami? Hindi niyo ba kami pasisilungin? Kakayanin ba ng konsyensya niyo na iniwan niyo lang kami sa kalsada? Hindi po, di ba? David, huwag na. O, saan nga kayo pupunta? Saan kayo sisilong? Gabing-gabi na, oh. Meron ba kayong pambayad ng rental? Advance deposit? Lahat-lahat lang yun. Hindi mo naman kami cargo eh. Gagawa kami ng paraan. Pag nalaman nila to sigurado malaking gulo yun. Huwag na, David. Madadamay pa kayo. Gia, come on, for once, tama na muna yung hiya-hiya. Okay, be reasonable. Okay, so saan niya? A motel? A partel? Di ba, sayang pera. Okay, I'm sorry if I offended you. Okay, pero magalit na kayo kung magagalit kayo. Hindi ko kayo pwede pabayaan. Pansamantala.